So welcome back to my YouTube channel, Marbitero. Ngayong araw na to ay pag-aaralan natin ano nga ba yung mga pagkain na dapat nating iwasan na ikinamamatay ng ating mga alaga rabbit. So kung bago ka lamang sa aking YouTube channel at gusto mong matuto sa pag-alaga ng rabbit, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating content. So ayan Marbitero, pupunta na tayo sa ating farm at i-discuss na natin ano nga ba yung mga pagkain na dapat natin iwasan sa ating mga alagang rabbit. So ayan Marbiter, nandito tayo sa ating rabbitan at i-discuss na natin kung ano nga ba yung mga pagkain na dapat natin iwasan sa ating mga alagang rabbit. So kasi ang rabbit ang isa sa pinaka-sensitive na animals na maalagaan natin sa buong buhay natin. Bakit? Konting pagkakamali lang sa pagbibigay ng pellets, isang maling dahon lang, pwedeng matigok ang ating mga alaga rabbit. So kaya meron tayong extra precaution sa pagbibigay ng pagkain, lalo na kung tayo ay baguhan. Kasi meron ako mga kaibigan, subscriber, at mga kakilala na bakit daw namatay bigla yung kanilang rabbit. So nagtanong ako, history check, and doon ko na trace na mali pala yung kanilang binigay na pagkain or mga damo na hindi dapat ipinapakain sa ating mga alagang rabbit. So ito yung mga rabbit killer foods na dapat natin iwasan tuwing nag-alaga tayo ng rabbit, Marbitero. Number 1, pagbibigay ng too much kangkong. Marbitero, yung kangkong po pag maramay na pakain sa ating mga alaga rabbit, pwede ito mag-cause ng bloat at ikamatay po ng ating mga alaga rabbit. So meron ako dating kaibigan na sabi, kaninang umaga nung binili ko po yung rabbit, napakalakas. Pagdating ng hapon, patay. So tinanong ko, history check, ano nga ba yung pinakain niyang kangkong? So Marbitero, yung ginawa niya kasi, nakikutan siya sa kanyang alaga rabbit nung binigyan niya ng kangkong. So binigyan hanggang kinagabihan nung hapon, bigla na lang daw ng hina at bumalagta. Nung pinakita yung picture sa akin, napakataba nung rabbit niya. And so yun nga, dahil syempre sa little knowledge or hindi niya alam na ang kangkong pala ay nakakamatay sa kanyang alaga rabbit. So ayun, hindi ko pinagbabawal ang kangkong sa ating mga alaga rabbit. So minimize lang ako. Magbibigay man ako ng kangkong, dahon lang, hindi ko binibigay yung katawan. And sobrang minimize talaga. Kasi sabi nga lahat ng sobra bawal. So susunod, pangalawa, dahil ito nakikita natin parati sa mga cartoons and si Bugs Bunny kumakain ng carrots. So carrots is not the main diet po ng ating mga alaga rabbit. So it is high in sugar na pwede mag-cause ng upset stomach sa ating mga alaga rabbit. Pwede magkaroon ng tooth decay and other health complication kung ito ay bibigyan ng unlimited sa ating mga alaga rabbit. Hindi natin minibigay yon sa ating mga alaga rabbit, Marbitero. Ang carrots is one slice lang po. Almost, yun lang yung binibigay sa nila as a treat. Or binibigay lang natin para tanggal umay sa ating mga alaga rabbit. So, ayun, Marbitero, huwag tayo magbibigay ng carrots sa ating alaga rabbit. Number 3, tinapay. Ito, kasi meron ako isang subscriber din. At bakit? Nag-history check ako kung bakit namatay yung rabbit niya. So kumakain daw po siya ng biskuit and parang tumabi yung rabbit niya kasi nakagala-gala lang sa bahay and pinakain niya. So kasi mga wheat type or yung katulad ng tinapay, kanin, ay nagkukos po ng bloat. Masakit po sa tiyan ng rabbit yun pag na-ferment po yun. Marbitero, mag-aasim sa tiyan nila and magkakaroon po ng hangin. So ayan Marbitero, huwag tayo magbibigay ng mga pagkain na gawa sa wheat or yung ginagamit sa paggawa ng bread. And also yung kanin. Marbitero, meron din na nakita subscriber na ang ginawa, pinakain ng kanin. Ako, namatay. Bloat rin po ang naging dahilan. So, ayun Marbitero, masyadong mataas sa starch yun. And, yun nga, namatay. So, iwasan natin yung mga yun. Kasi, isa pa chocolate. Chocolate, Marbitero.
killer rin yan ng rabbit kasi kung hindi pwede sa aso, hindi pwede sa pusa. Malamang sa rabbit, hindi rin pwede. Kasi may theobromine or may lason po yun na nakaka-infect sa mga hayop. So kung sa tao, maribitero, wala lang ito at hindi man masyadong toxic or kayang itolerance ng katawan ng tao, sa mga hayop na yun, hindi. Ang rabbit po is may special feature po sila na hindi po sila nakakasuka or nakakadigal. Once na nakain na po nila ang lason, through excretion or pagpoops na lang po ang kanilang dahilan, maribitero. Napakaraming mga karabitero na nag-aalaga ng rabbit na hindi rin po alam yun. So ayun, lalo na yung mga nag-aalaga sa loob ng kanilang bahay. So ano pa po mga karabitero yung mga pagkain na iniwasan natin na hindi natin pakain sa kanila. So ito mga karabitero, huwag tayo magpapakain ng abokado. Mga karabitero, ang abokado bawal rin po sa aso and po sa and also sa rabbit. May tinatawag po itong persin. So, pwede po yung magkaroon sila ng kidney failure. And, syempre, pag nagkaroon ng kidney failure, malakas uminom ang mga rabbit. Syempre, ang kidney nagfi-filter ng tubig sa katawan at ng dugo, ay dead do rin ng ating mga alagang rabbit. So, be responsible rabbit owner. Do your own research. So, kasi mahirap po yung wala tayong alam talaga, nag-alaga lang tayo ng rabbit. So kasi sa malamang at alamang, pwede po tayong mamatayan. So don't be discouraged when your rabbit died. Huwag po tayo ma-discourage mga rabbitero. It is also the part of having a pet. And also, part yan talaga ng pag-aalaga ng rabbit kung mamatayan tayo. Maski ako mga rabbitero, kahit talong ingat natin sa ating mga lagarabbit, minsan nasasalisihan na mamatay pa rin. Pero may mga, syempre, dahil tinuturo ko to, pero ma-lesson naman yung pagkamatay ng mga alagaan yung rabbit. So, ayan. And, huwag tayo magpapakain ng mga onion kasi may entropyldal sulfide po yun. Napakadelikado. Nagkinain po ng rabbit po yung mga may mga allium type na ano, like bawang, sibuyas, pwede pong mamatay yung ating alagang rabbit. So wag rin tayo magpapakain ng potato. And also, wag rin tayo magpapakain ng eggplant. Yung mga yan, nightshade, pati yung sili, may mga solanin po yan, napakadelikado. And also, pag magpapakain tayo ng treat ng mansanas, tanggalin natin yung apple seed. Bakit? Meron rin pong cyanide yan. So ayun, mga rabbitero, yung mga bagay na dapat natin iwasan, ipakain sa ating mga alaga rabbit, kundi tigok yung mga alaga nating rabbit. So hanggang dito na lang ating video. Kung meron kayong katanungan, suggestion, or talagang nagugulan sa explanation, mga rabbitero, please comment down below. Mga rabbitero, lahat naman sinasagot ko. And also, don't forget to like this video, like our FB page. And also, sumali sa ating FB group and don't forget to subscribe to our channel to be updated every time we upload new videos. So, salamat sa pakikinig mga rabbitero at itaguyod natin ang pag-aalaga ng rabbit sa bansang Pilipinas. So, happy rabbit farming in the Philippines mga rabbitero at itaguyod natin. Kumain na tayo ng karne ng rabbit and it is very healthy, the one of the most healthiest rabbit meat. So, ayan. Salamat sa pakikinig, mga rabbitero.